Kung ating matatandaan, mahigit isang taon na ang nakalipas nang muling magkasagupa sa ibabaw ng lona ang tinaguri ang The Flash ng Philippine Boxing na si Nonito Donaire at ang The Monster ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Sa kanilang ikalawang pagtutuos, ay madaming Pinoy boxing fans ang nalungkot at nadurog ang puso sa naganap nilang sagupaan. Sapagkat kung sa una ay nagawang mapinsalaan ni Donaire ang halimaw gamit ang pamatay na left hook, sa kanilang naging sunod na laban ay hindi na ito umubra sapagkat masusing na pag-aralan na ito ng kampo ng Japanese fighter. Ultimong ang epektibong pull counter ay hindi na tumalab. Kung ating kasing babalikan sa kanilang unang sagupaan, ay naging sobrang epektibo nito. At sa tindi ng mga patama, ay muntikan pang bumagsak dito si Inoue. Subalit sa kanilang ikalawang pagtutuos, ay alam na ni Inoue kung papaano ito kukontrahin. Ito ay sa pamamagitan ng paint at pag-counter sa pull counter ni Donaire. Dahil dito, ay hindi na nga po nakaporma si Nonito at brutal na winasak ito ng halimaw sa loob lamang ng dalawang round. Finish him! Kaya naman sa kanyang muling pagbabalik sa ibabaw ng parisukat na lona, ay muling susubukin ni The Flash na buhayin ang papalubog na nitong karera. At dito nga mga Brad, sa paparating na July 15, 2023, ay sasagupain niya ang tigasing Mexican fighter na si Alexandro Santiago para sa bakanting WBC Bantamweight title. Ang kanilang laban ay gaganapin sa Las Vegas, Nevada, USA, kung saan ito ang magiging co-main event ng sagupaang Frank Martin kontra Artem Harutyunyan. Para po sa mga hindi nakakakilala dito sa Mexican fighter, itong si Alexandro Santiago ay tubong Tijuana, Mexico. May kartadang 27 wins, 5 draw, at
at may tatlong talo lamang. May edad na 27 anyos, may height na 5'2.5", at may 40% knockout percentage. Nasa ikalimang pwesto sa The Ring Bantamweight Best Fighters. Hindi rin po basta-basta ang fighter na ito, mga Brad. Kung ating matatandaan, ito yung fighter na nagpahirap at muntik nang tumalo noon sa reigning IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Ancajas noong taong 2018, kung saan ang kanilang laban ay nauwi sa isang controversial split draw. Nakalaban din ito at tinalo si Antonio Nieves via 7th round technical knockout noong October 2022. At pati na rin si Gary Russell noong November 2021. Ganun pa man, mga Brad, sa laban ng Donaire kontra Santiago ay dihado po dito ang Mexicano. Bagamat nasa edad mahigit 40 na ang 4 division champion Pinoy fighter, ay hindi maikakaila na delikado pa rin itong kalaban at may tulis pa ang pamatay na left hook. Kung kayo ang tatanungin, mga Brad, sino sa tingin nyo ang mananaig sa kanilang dalawa, magkomento lang kayo sa ating comment section at atin yan pagkatalunan. At dahil nakaabot ka sa dulo ng ating video, ay muli ko kayong bibigyan ng isang malupit na boxing trivia. Alam nyo ba, mga Brad, na mayroong magkakaparehong tattoo si Manny, Buboy, Bobby at iba pang kasama nila sa Team Pacquiao? Ito po ay ang tattoo design na Meteor Shower. Ayon mismo sa isang miyembro ng Team Pacquiao, ang tattoo nila na Meteor Shower ay sumisimbolo sa pagiging solid sa kanilang samahan sa Team Pacquiao. Kung nagustuhan mo ang videong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.